Alright, what's up mga kapower payaman? Welcome dito sa ating Q&A session. Kamusta kayong lahat? I hope okay kayong lahat. Magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat kung nasan parte ka man ng mundo. So comment muna kayo dyan sa ilalim. Comment muna kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos para masaya. Kasi sa akin okay naman, sa nakikita ko okay naman. Pero hindi ko alam kung okay din sa inyo. So comment kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos. Alright. So, start na tayo ng kasi mag-i-intro pa ako. So, para hindi masyadong mahaba. Okay, kasi meron pa kaming meeting after nito. So, yan. Welcome sa inyo mga kapower dito sa ating Q&A session. Sa mga first timer, comment kayo diyan sa ilalim para ano, para ma-shout out ko kayo. Okay. Yung pinakang unang nag-comment na shoutout sa pinakaunang nag-comment sino? GN Arellano. Siya yung nakita ko dito. Hindi ko alam kung tama to. Kasi minsan, di ba, nawawala kasi minsan yung mga comment yung pag sobrang daming nagko-comment. Kaya I hope tama to. So si GN Arellano, shoutout sa iyo. Pinakang unang nag-comment dito sa ating payaman na Q&A session. Right. Pwede niyong i-mention ng inyong mga teammates, mga members na alam niyo na matutulungan itong ating Q&A session, no? Para sa mga first timer, once again, comment kayo diyan kung first time para mabigyan ko kayo ng special shout out. Para sa mga first timer, yung mga kapower natin, yung mga payaman, alam na nila 'to. So ibig sabihin, yung mga payaman yung palaging nandito, yung tawag dito yung complete attendance, yung mga payaman 'yan. So sa mga first timer, welcome dito sa ating Q&A session. Ang Q&A session na ito ay para sa lahat ng mga network marketers na gustong maging successful sa negosyo nila sa ethical na paraan, regardless kung saan company kakabilang. Okay, so para sa inyo to. Regardless kung saan company kakabilang, kahit saan company kakabilang. Ang rule lang natin dito sa ating Q&A session ay bawal tayong magbanggit ng kahit na anong network marketing company. Bawal tayong mag-mention siya dyan sa comment ng section ng kahit na anong network marketing company, magbanggit o kahit ano. Kasi ang goal natin is maging common ground natin ito. Diba? Magkakaiba tayo ng companies, hindi naman kayo lahat is ano eh, member ko. May mga nanonood na members ko, pero I think mas marami yung hindi. So, magkakaiba tayo ng companies. Ang goal natin dito, ang gusto natin dito is magkaroon tayo ng common ground. Kumbaga parang imagine niyo na lang, kung umaattend kayo sa mga training ng company nyo yung, noong before pre-pandemic, yung mga NDO, yung mga seminar, kung ma-attend kayo sa mga ganun, kung ano man yung tawag nila doon. Parang ganun din ito, pero online. At pwede para sa lahat ng company na mga networkers, kahit iba't ibang kumpanya. Basta, gusto mo maging ethical. Gusto mo maging successful sa ethical na paraan. So, welcome na welcome ka dito. So, parang, imaginein mo na lang na upline mo ako for 1 hour. Pwede mo itanong sa akin lahat ng gusto mong itanong sa business mo kung saan ka nahihirapan. Be specific as much as possible. Then after 1 hour, talo-talo na ulit tayo. Kita-kits na lang next Friday. Okay, so every Friday natin to ginagawa at 8 PM Philippines time. So pwede nyo i-mention yung inyong mga teammates, yung mga members na alam nyo na matutulungan nito. Or any friend nyo na networker na alam nyo na matutulungan nitong training na to. Pwede nyo itong i-share. Okay, bawal tayong mag-promote ng company. Yun, okay, ulitin ko, bawal tayong mag-promote. Kasi ako, I am actively building ng aking network marketing team sa current network marketing company ko, pero hindi ko goal mag-promote dito ng kumpanya na kinabibilangan ko. Okay, ang goal nitong Ethical Nation na to, itong movement natin, yung movement ng Ethical Nation, ang goal nitong mga Q&A session na ginagawa ko is mas dumami yung mga ethical networkers sa Pilipinas. So, Pilipino muna, mga Pinoy muna, kasi hindi ko, wala akong plano pang tulungan yung mga ibang lahi kasi ang dami-dami pang Pinoy-Pinay na nangangailangan ng tulong natin ng Ethical Nation. So, uunahin ko siyempre is yung kababayan natin, 'di ba? Mas uunahin ko sila. So, para sa inyo to, kung ikaw ay ganun, gusto mo maging successful sa ethical na paraan and ano pa ba? Nawala ako doon sa sinasabi ko. Shit. Yun. Welcome kayo dito every Friday 8 PM Philippines time and yun, ito yung magiging magsisilbing common ground natin. Ang goal ng Ethical Nation is ano, mas dumaming ethical networkers regardless kung saan company kakabilang, kahit saan kumpanya kakabilang. Basta ginagawa mo yung which I assume na legal, sana legal yung kinabibilangan mo. Basta gusto mo maging ethical,
Welcome na welcome. Kasi kaya pangit ang pangalan ng network marketing, pangit sa pandinig ng mga tao ang industriya natin dahil mas marami yung mga scammers at unethical networkers kumpara sa atin. Mas madami yung naloloko, mas madami yung mga sinungaling kumpara sa atin. Pero pag mas dumami na tayo, hindi sila mawawala. Ang mga unethical networkers, hindi yan mawawala. Kumbaga parang virus yan eh. Pwedeng mapuksa, madaming mawala, pero hindi nawawala. Nandyan pa din. Diba? Parang ganun sila. Kasi meron talaga, meron nga akong kilala na talagang career na niya yung manloko. Yun talagang gusto niya. Masaya siya. Ewan ko, masaya yata siya pag ginagawa niya yun, pag nanloloko siya ng mga tao. So, may mga ganun talagang tao. Wala na tayong magagawa sa kanila. Hindi naman natin sila control. At hindi natin sila aawayin. No, yung iba sa inyo, huwag niyo silang awayin. Huwag niyo silang pakialaman. Pakialaman niyo yung mga buhay niyo. Maging ethical ka. Magsimula sa'yo, tapos ipasa mo sa mga member mo. Okay, magsimula sa'yo. Hindi mo pupunahin mo na, unethical kayo, unethical sila. Hindi tayo ganun. Okay, unprofessional. Hindi tayo ganun. Hayaan mo sila. Mind your own business. Okay, unahin mo yung sarili mo. Gawin mong ethical yung sarili mo. Pag, tapos ispasa mo sa mga members mo. Yun. Kaya rin lumago yung ano, kaya rin lumago yung Ethical Nation dahil ganun din yung ginawa ko, no? Hindi ko pinakilang, bahala kayo. Sinasabi ko lang kung ano yung mga unethical. Okay, bato sa langit ang tamaan sa pool. Bahala na sila kung ano, pero at least naliliwanagan yung mga tao. Kaya lumago din yung Ethical Nation. Okay, so pagdating sa mga questions niyo, i-comment niyo lang diyan yung tanong niyo. Be specific as much as possible. Tapos yung kung sino man yung nagtatanong sa inyo, no, hindi tawag ito, hindi ko sinasagutan yung kung sino man yung nagtanong lang. Kumbaga yung nagtatanong dito sa inyo, siya lang yung spokesperson, kasi I believe na marami sa inyo may mga similar na tanong sa mga itatanong dito, kasi pare-pares lang naman tayo halos na mararanasan. Na mapa-offline ka man kung may gumagawa pa noon, or mapa-online man kung ano man strategy mo, kahit nga unethical eh, may mga pare-pares tayo na mararanasan. So, spokesperson lang. Kaya pag meron na akong sinagot dito, hindi lang siya yung sinasagot ko, no? Pati sa inyong lahat, para sa inyong lahat. So, yung mga nagtatanong dito, sila lang talaga yung mga malalakas ang loob, sila yung mga unang yayaman. Kasi sila yung mga malalakas ang loob eh. So, ganun. Pag ako sumasagot din pala is real talk, no? Hindi ako sasagot ng kung anong gusto niyong marinig. So, sa mga first timer, kung meron diyan sa inyo na tawag dito na balat sibuyas, iyakin, masyado kang madrama, ayaw mo na na-hurt yung feelings mo, I recommend wag mo na tong panoorin. Okay? Wag mo na tong panoorin kasi baka awayin mo lang ako. wala naman ang gumawa nun sa akin. Tagal na nung huli ko naalala, years na yata yung nakaraan na inaaway ako kasi nalimutan ko, may post yata or whatever. Hindi ko naman siya pinapangalanan. Wala akong pinapangalanan sa lahat ng mga pinopost ko or sinasabi ko. Di ba? Bato-bato sa langit nga eh. Tapos sa pool na sa pool siya. Hindi kita inaano kita. Diba? So, kung meron dyan sa inyo na balat sibuyas, masyado kang iyakin, okay, hindi to para sa'yo, and I think hindi rin para sa yung network marketing. Okay. So yun, real talk. Yun, example na yun ng real talk. Real talk ako sumagot, and isasagot ko sa inyo is based on my experience. Hindi yung nabasa ko lang kung kanino, narinig ko lang kung saan. I've been doing this business for almost, I've been in this industry for almost 7 years na. This coming November 7th year anniversary ko sa network marketing industry. Hindi sa kumpanya, kasi marami na din akong pinagdaanan na kumpanya. Pero sa industry ng network marketing, nagsimula ako 2013. Okay, at the age of 18. So, wag nyo nang computing yung edad ko ngayon. Bata pa din ako. Okay. So, yun. Real talk ako sumagot. Based on my experience, isasagot ko sa inyo yung kailangan nyong marinig, hindi yung gusto nyong marinig. Okay? And, yung mga isasagot ko din sa inyo, nasa sa inyo kung paniniwalaan nyo o hindi. Kung sa tingin nyo ay mali yung sinasabi ko, kung sa tingin nyo ay walang kwenta yung sinasabi ko, fine, huwag kang maniwala. Hindi ka required na maniwala, hindi ka required na sundin, hindi ka required na gawin. Kasi nga sabi ko sa inyo is based on my experience lang naman. Nasa sa inyo yan, bahala kayo kung anong gagawin nyo. Parang nagbibigay lang naman ako, sumasagot lang ako sa tanong, parang nagbibigay ako ng advice. And parang meron kayong tanong dyan na hindi ko alam ang sagot, aaminin ko kung hindi ko talaga alam. Especially yung outside my expertise. Outside network marketing. So, huwag niyo akong tatanungin dyan about investment, real estate, stock market, insurance. Wala akong, may alam ako dyan, hindi ako expert. Hindi ako qualified para sumagot sa mga ganung tanong. Okay? Hindi ako qualified. May alam ako,
pero hindi ako qualified. So sa iba kayo magtanong ng about doon. Hindi ko masasagot 'yan. Networking tayo. Okay, sa networking kasi pwede ko masabi na qualified na ako eh kasi may resulta na ako and sa ethical ko ginawa. Hindi man ako kasing yaman ng mga lodi nyo, ng mga apply nyo na may dalawang dosena na sports car. No, hindi man ako kasing yaman nila. Ang proud ako na may pagmamalaki ko sa achievement na meron ako. Wala akong niloko, wala akong pinagsinungalingan, wala akong binaliw, wala akong pinangakuan ng spillover, wala akong mislead. Alam nila na negosyo papasukin nila. Alam nila network marketing. So, yun yung pinaka-proud ako sa achievement. Hindi man ako kasing yaman ng mga lodi nyo. Okay? So, ano pa ba? Pag meron kayong doble na tanong, I mean, dalawang tanong, no, pagbibigyan ko muna yung iba kasi para masaya, no? Para mapagbibigyan. Pero pag wala nang ibang talagang tanong at sa'yo na lang, edi payaman ka kasi madami kang tanong. Sasagutin ko yung sa'yo. Okay, so, second to the last, no, like nyo tong Facebook page ko kung saan kayo nanonood and click nyo yung see first para ma-notify kayo kung pag-live na. Mag-notify sa inyo si Facebook pagka ginawa nyo yun. I-like nyo yung Facebook page ko. Kung meron kayong Instagram, meron din ako Instagram. May nakikita ko dyan. Di ba? May na-andar dyan sa ilalim na. No? Mga links meron din ako sa YouTube. Subscribe kayo doon. Yun lang ang inihiling ko kasi libre lang naman to mga ginagawa ko. Wala man kayong binabayaran, di ba? Di ba nanonood ka dyan ngayon? Di ka naman, may binayaran ka ba? Wala naman, di ba? So yun lang inihiling ko. Like, see first mo, subscribe ka sa YouTube channel ko. Kasi doon sa YouTube channel ko, ang dami pa doon. Mas madami doon mga technical na training. Yun nga lang, recorded yun. So, hindi nyo ako makakausap. Kumbaga, hindi kayo makakausap. Pag nagtanong kayo dun, it will take some time bago ko masagutan yan kasi madami. Diba? Hindi katulad dito, no? Pag nauna kang nagtanong, hindi mo sasagot natin yun. Pag maagap ka, hindi mo sasagot ko agad yan. Okay, gagawin ko yung best ko para masagutan ko yung mga tanong nyo within the 1 hour na meron tayo, matatapos tayo, 9 p.m. or mga 8:55 kasi meron pa akong meeting after nito. So, yun. Ano pa ba? Lastly, meron akong ginawa yung Unlimited Prospects Handbook. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited prospect para sa negosyo mo sa ethical na paraan. At meron na din ako mga scripts na example na pre-renovide doon sa Unlimited Prospect Handbook. So pwede nyo i-check in mamaya, lahat ng links nasa description nitong video na ito. Meron rin kayo makikita dyan link. Meron kayo makikita dyan na link papunta doon sa Unlimited Prospect Handbook. Pero take note, no, hindi yun para sa mga tamad at nag-i-expect ng magic. Okay, hindi yun para sa mga tamad. Kung ikaw tamad ka, mag-quit ka na lang sa negosyo kasi hindi to para sa'yo. Okay, hindi para sa mga tamad yun. Yung mga naghahanap ng magic, pag nalaman ko yun, siguro yayaman na kagad ako within 2 days. No, kalokohan. Walang ganun. Walang kahit na anong training ang magtuturo sa'yo ng ganun. Okay, kalokohan yan. So, hindi yun para sa mga tamad. Yun ay para sa mga masisipag. Kasi mag-effort ka pa din eh sa mga matututunan mo. And I believe lahat naman ng training na kay na matututunan nyo, mag-effort ka naman talaga eh. Diba? Hindi naman magic yan, wala namang magic eh. Diba? So, yun yung Unlimited Prospects Handbook. Alright, so with that being said, shoutout muna tayo dun sa mga first-timer yan. Umaakyat na ulit yung mga comments. So, ngayon, handa ako lang ang aking notepad para makopy ko yung mga tanong nyo kung sakaling mawala. Umaakyat naman. Ewan ko ba't ginaganito ako ni Facebook. Dati hindi naman ito ganito. Ayan, shoutout sa mga dito, Flaviano, Jen, Martin, Romel, Mark, Joshua, Milin, si Janet, ayan, napakasipag nito ni Janet, Eloisa, Jen, okay, si Jen na, shoutout ko ito kanina, ayan, si George, sino pa, hindi ko nabanggit, Ronald, binaliktad mo kasi yung pangalan mo, Ronald, huwag mong babalik ka rin pangalan mo, walang maniniwala sa'yo niyan. Ay, sabi mo nagninegosyo ka tapos baliktad pangalan mo, huwag mo babalikta rin. Pang-judge mo yun, okay? So, yan. Noel, ayan. Sino meron ako nakita ng first time? Si Noel, first time daw. Okay, first time. So, we hope na makasama namin kayo every week. No? Sa mga first timers, sino pa ba yung mga first time? Meron pa ako nakita eh. Nalampasan. Nalampasan ko yata. Ayun, si Ronald na nga, first time. Lubin, first time sa October. Tama nga naman. May point nga naman. Ayan, sa mga first time, I hope na makasama namin kayo every Friday 8 p.m. Philippines time, libre lang naman kasi. So yon. Okay, sagutin na natin first question. Hanapin na natin. From Mark Seneta. Mark Joey, mahaba ang pangalan. So Mark Seneta na lang. Okay, ask ko lang po, how I overcome my negative mindset? Ito yan ha. Paano mo daw ma-overcome yung negative na mindset? Sino sa inyo ganun din? May similar na tanong. Dito kay Mark.
So, may negative mindset. No, naniniwala ako na lahat tayo, successful man or hindi, meron pa rin at some point. Ang pinagkaiba lang ng mga successful sa hindi, mas maraming negative sa mindset nung hindi successful kaysa dun sa successful. Kasi ang successful, nagpapatuloy yan sa pag-grow. No, kahit naman ako, may mga negative mindset pa rin ako na binabago, na inaayos. Minsan, yung iba dun luma na bumabalik. Minsan, yung iba dun ay bago. No? Bagong sumulpot na negative na mindset. So, ginogrow natin ang ginogrow yan. Ang pinaka-point dito, no? Pagdating sa ganitong klase ng tanong, walang shortcut. Lahat naman ang itatanong nyo sa akin, walang shortcut talaga yan eh. Ibig ko sabihin ng shortcut is yung instant. Okay? Merong shortcut pero walang instant. Mas maganda yung term na yun. Tama. Mas maganda yung term na yun. May shortcut pero walang instant. Hindi yan overnight. Narinig ko yung training ni Coach Carl, bukas positive na ako. Walang ganun, okay? Walang ganun. Huwag kayong mag-expect ng ganun. Alright. So, ano ibig ko sabihin doon sa shortcut? Kaya ka may negative mindset kasi kung paano ka napalaki, maraming factor yan eh. Yung, ano mo, yung environment mo, kung saan ka lumaki, yung mga magulang mo, yung palagi mo naririnig, palagi mo pinapanood, yung nakikita mo sa Facebook, diba? Pinanunood mo sa YouTube, na-program yung sarili mo dyan eh. Kung, lalo na kung mahilig ka manood sa TV, no? Napaka-toxic ng TV, especially ng media, napaka-toxic ng mga inaano doon kasi wala ka namang makikitang positive doon. Puro negative 'yun, 'di ba? Ang goal ng media is takutin tayo ng takutin. So, nakakaano pa 'yun? 'Yun yung nakaka-apekto sa atin kasi hindi magkakaiba kasi tayo kung paano tayo pinalaki. And ako halos katulad niyo lang rin. 'Di ba? Sino sa inyo dito yung na mindset na mag-aral ka ng mabuti, anak? Para makagraduate ka, tapos pag nakagraduate ka, ganap ka ng magandang trabaho, o kaya mag-abroad ka. Ganon din ako. Okay, same lang din. Hindi ako pinalaki na, anak, dapat magnegosyo ka para maging successful ka. Although yung nanay ko is negosyante siya before, no, sobrang dami kasing failures na na-experience nung mama ko to the point na natakot na siyang magnegosyo. So, ayaw niya na maranasan namin yung pain na naranasan niya sa negosyo, kaya hindi niya kami tinuruan na magnegosyo. Kaya yun yung all those years na pinipigilan ako ng mama ko sa ginagawa. Ano, nag-networking ako, pinipigilan niya ako na huwag ka na mag-ganyan, mag-aral ka na lang. Kasi nga, nakikita niya yung failures ko. Kumbaga, nasasaktan siya para sa akin. So, yung mga nanay niyo, baka ganun din. Okay, para kasi sa kanila, ayan, si Eloisa pala. Si Eloisa yung hinahanap ko kanina na ano, first timer. Okay, so, para sa mga parents kasi, ayaw ng mga, ang parents kasi natin, ang mindset nila is ayaw nilang nasasaktan ang anak. Di ba? Para sa inyo mga magulang dyan, di ba? Meron ba sa inyo dyan na magulang na tuwan-tuwa kapag nasasaktan yung anak mo? May sayad ka kung ganun. Wala naman siguro, walang magulang na nasa matinong pag-iisip ang gustong nasasaktan yung anak niya, na natutuwa na nasasaktan yung anak niya. Pero to the point na iniiwas sa mga pains, sa rejection and sa failure, doon na nagkakaroon ng problema. So, kaya may mga ganun na pain. So, naisingit ko lang yun. Part yun eh. Kaya tayo nagkakaroon ng negative na mindset. So, maraming factors eh. So, mga palagi mong kasama. Sino yung palagi mong kasama? Positive ba yung mga yan? Nakakatakot pag ganun. Huwag muna maging positive ngayon. Di ba? Ewan kung nag-guess nyo pa yung joke ko, pero nasa pandemic pa rin naman tayo hanggang ngayon, di ba? And joke lang, kidding aside. So, ang point ko dito is, ano, mga palagi mong kasama, positibo ba sila mag-isip o negatibo? Di ba? Oh. Alam mo yun, tawag dito, alam mo yung, at least nagiging aware ka, bakit? So, yun kasi, ganun kasi ako sumagot. No? Ganun ako sumagot. Inaalam natin yung agad ng problema, hindi solusyon agad. Kasi ang dali lang naman nasasabihin ko sa iyo, makinig ka ng positive, sumama ka sa positive. Kung hindi mo naintindihan bakit ka nagkakaroon ng negative mindset, uulitin mo lang. Alright? Para pa doon sa inyo mga nagtatanong ha, pag hindi ko nasagot yung tanong mo, itanong mo ulit. No, kasi umaakyat yung ano, baka hindi ko maka-copy-paste, diba? Hindi ako maka-ninja moves na maka-copy-paste ko yung tanong. Kasi may sinasagot na ako na tanong. Okay, so yun. Yun ang ugat ng negative mindset. Merong, ano, kasi tayo, pinanganak tayo sa mundo na to, lahat tayo pinanganak ng hubad. Wala tayong alam. Walang kamuang-muang. So kung ano yung mga tinuro sa atin, palagi natin nakikita, palagi natin naririnig, mga na-encounter, yung mga nakakasama natin, yung mga paniniwala na binigay sa atin, all those years,
yun yung nag-accumulate kung ano yung mindset na meron tayo sa kasalukuyan. So, ang pinakang challenge kasi sa network marketer, hindi naman yung prospect, yung invite, pay-in, benta, hindi naman yun ang pinakang challenge. Ang pinakang challenge sa inyo is mabago yung mga mindset nyo. Yun ang pinakang challenge. Okay? So, ganun ka-importante na tawag dito na nauunawaan nyo kung bakit meron ng bakit meron tayo ng mga negative ng negative mindset na yan. Okay. So yun. Ngayon, pag-usapan natin paano yung solution. Paano mo siya tawag dito paano mo siya maayos. So may shortcut kasi shortcut hindi, pwede mo pa rin palang magawa kasi nung kasi nagsisimula ako no, na palaging tinuturo sa amin to eh, yung ganito, negative mindset, positive mindset. Typical training naman to para sa mga baguhan. So ako talaga, sobrang seryoso kasi ako na maging successful nung nagsisimula ako. As in, sobrang successful. Sobrang seryoso. No? Nung nagsisimula ako, nalaman ng parents ko na ganun, na network yung pinalayas nila ako. Diba? Kung napanood nyo yung kwento about dun, yeah, ganun, pinalayas nila ako, so hindi ko alam kung anong gagawin. That's the first time na nag-solo ako na hindi ko alam kung anong gagawin. Tapos kasama ko yung mga tropa slash uplines ko. Kasi ako yung pinakang huling na sumali sa amin magtotropa eh. At ako lang rin yung natira. Hanggang ngayon. Diba? So, noong mga time na yun, yeah, hindi ko alam kung anong gagawin, ganyan-ganyan. Then, dumating sa point na natutunan ko magbenta, nag-start, dun ako nakasurvive eh, sa pagbebenta. And then, pinabalik nila ako sa bahay kasi may maiambag na ako. Hindi ko naman alam kung ba't nila ako pinabalik. Pero may ambag na kasi ako. So, pinabalik nila ako sa bahay. Then, pagbalik ko sa bahay, puro negative yung mga naririnig ko. Tapos, ang hilig-hilig nila manood ng balita, puro negative. Ang hilig-hilig nila na tawag dito na manood ng mga telenovela na at tuturuan ko kung paano maging madrama sa buhay kahit di naman madrama ang buhay. Tuturuan ko ng mga ganong bagay. So, nung pinabalik, napalayas ako, pinabalik ako, lumayas ulit ako. Ganun ako kaseryoso na maging successful. Hindi ko sinasabing gayahin nyo ha. Ang nagkukwento lang ako para mabigyan ko kayo ng context. Lumayas ako bakit? Sumama ako doon sa upline ko kasi nagre-rent yung upline ko nandito sa Lucena na nagbibuild. Kasi old school kasi, offline. So, ganun pag old school, magastos. Super magastos. So, sumama ako sa upline ko kasi idol ko yung upline ko. Tinanong ko siya kung pwede ba na doon na lang rin ako mag-rent. And yung mga time yung pag old school, alam nyo to eh. Diba? Pwede kayo magsama-sama sa ano, di ba? Kayo yung mga pinalayas, kayo yung mga tinakwil ng pamilya. Pwede kayo magsasama-sama kayo mag-upline, magda-downline. No, sinama ko yung upline ko kasi gusto kong ma-adapt yung ano niya, yung galing niya kasi una-una sa magaling, yung unang mentor ko na yun is magaling siya mag-speaker. Magaling siya, yung personality niya ang galing. Ang galing niya, ang dali niyang makarelate sa mga tao. So kapag ang kasama niya is seryoso, seryoso din siya. Magaling siya mag-mirroring, kumbaga. Kapag ang kasama niya is jolly, makulit na maligalig na tao, ganun din siya. So ang galing niya. So sabi ko gusto ko ng ganun kasi walang-wala ako ng mga skills na yun dati. At yun yung pinakamalaking naiturong niya sa akin. Naiturong niya sa akin na paulit-ulit niya sinasabi sa akin na matuto kang sumayaw sa tugtugin ng ibang tao. Kasi ako kasi, yung ang ma-pride ako talaga hanggang ngayon naman meron pa din na ganun. Pero nagsimula kasi ako, kung ayaw mo sa akin, wala akong pakialam sa'yo. Hindi ayaw ko rin sa'yo. Diba? Hindi ako magbago para sa'yo. Diba? Hindi ko ayusin ang sarili ko para sa'yo. Kung di mo ako matanggap, wala akong pakialam. Ganun yung, ganun yung mindset ko noon. And hindi siya maganda. Kasi ang naging bossy type ako na leader. So, yun ang ginawa ko. Yun yung unang shortcut na sinasabi ko kanina na pagkasama mo yung mga tao na positive, na mag-isip ha, mag-isip. Positive mag-isip. Tapos yung mga gusto mong makuha sa kanila, yung mga skills, yung personality, ganyan, mas mabilis. Pag pinasunusurod mo yung tao, sarili mo ng ganun. Pero mahirap siyang gawin ngayon kasi alam nyo naman na mayroong pandemic. So, another na pwede nyong gawin, na pwede na substitute doon, is si Facebook. Sino yung fina-follow nyo? Sino yung palagi nyo nakikita sa Facebook? Sino yung palagi nyo napapanood? Diba? Positive ba yun o negative? O, alam mo na yung sagot. Kung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung mindset mo ngayon, kung ano yung resulta meron ka ngayon, positive, negative, yun yung palagi mo nakikita eh. Diba? So, ang ginawa ko is, lahat ng nakikita ko sa wall ko ng mga negative, madrama, nagpaparnigan, diba? Mga keyboard warriors, diba? Lahat na nakikita ko ng mga gano'n negative, pinagtatanggal ko. Pinag-unfriend ko ng mga hindi ko naman kilala.
Diba? Even family member ko, relative ko, wala akong pakialam. Kung negative yung nakikita ko, unfollow. Hindi naman unfriend. Ha? Hindi naman block. Mag-anak ko pa din yan, diba? Unfollow. Pinagtanggol, wala akong pakialam kahit sino. Wala akong pakialam. Pinag-unfollow ko sila. Kasi ayaw ko makita yung negativity. So, ang ginawa ko, pinagla-like ko lang, yun yung algorithm ni Facebook, by the way. No? Pinagla-like ko lang is yung mga positive, motivation, something na may makukuha ko, may matututunan ako. Sila lang yung mga finalo ko. So, every time na mag-scroll ako sa wall ko, biktima rin ako ni Facebook. Yung pag napunta ka kay Facebook, automatic nag-scroll ka na lang. Tapos mamamalayan mo, teka lang, ba't ako nag-scroll? Comment kayo dyan kung ganun ka din. No? Yun yung virus sa akin ni Facebook. Eh. Ganun din. So, at least, kapag ginawa ko yun, puro positive yung nakikita ko. Diba? So, yun yung sinasabi ko na shortcut. No, tinanggal ko yung mga negative. Kaya ako lumayas nung time na yun is ayoko na nga kasi ng negative. Eh. Ayoko ng negative, puro negative. Diba? Kasi yung mother ko is ano, may pagka-control freak rin yun. Namahan ako din sa kanya, yung mama ko, na pinipigilan niya ako sa negosyo. Hindi pwedeng uuwi ka ng gantong oras kasi old school kasi. Titraining hanggang madaling araw, puro paweran. Diba? Ganun. Tapos sabi niya sa akin, kung ayaw mo sumunod, di lumayas kayo. Di lumayas ako. Dali akong kausap. malakas na loob ko kasi lumayas na ako dati. So alam ko na eh. Diba? So kaya umalis talaga ako kasi ayoko ng ganun. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo. Pinakang effective na way para magawa mo yun, na mabago mo yung mindset mo is ganun. Palitan mo yung mga palagi mong na-encounter. Yung palagi mo nakikita, napapanood, naririnig, nakakasama kung kaya lang naman, nakakasama, palitan mo ng ganun. Paano naman kung hindi kasi ako makakalis dito upline kasi baka mga kasama ko si negative ito ganyan. Ang ginagawa ko noon, nagsosolo ako sa kwarto, lumalayo ako kahit doon sa dati naming bahay. Lumalayo ako, nag-headset ako, nakikinig ako ng training, nakikinig ako ng motivation habang humahataw ako. Kapag gusto, maraming paraan. So, huwag niyo akong dadahilan na ng mga ganun. So, kapag gusto, maraming paraan. So, yun yung ginagawa ko noong nagsimula ako. Hanggang sa mabago, hindi siya instant. Pero mas mapapabilis kapag ginawa niyo yung sinasabi ko. Meron akong video sa YouTube, yung 5 ways paano ma-reprogram ang utak. Hanapin niyo yun. Lumang video yun, pero powerful yun. Sa YouTube yun, mas ma-explain sa inyo. Yun yung shortcut na sinasabi ko. Para mas mabilis, pero hindi instant na mababago. Kasi kung ikaw lang ng ikaw, pipilitin mo na positive ako, I am positive. Baka maging positive ka talaga. Kanina ko pa pinapasok yung joke na yun. Eh, no? Positive thinking tayo, positive tayo, payaman tayo. Kung ikaw, mahihirapan ka ng ganun eh. Kasi willpower lang yung ginagamit mo eh. Hindi ka nagle-leverage. Yun yung sinabi ko na kanina. Alright? So, I hope naiintindihan nyo yung sinabi ko about dun. Para mabago yun, paulit-ulit lang. Kung paulit-ulit na naman negative yung na-encounter mo before, nakakasama mo, nakakausap mo, na nakikita mo, nakikinig mo, palitan mo lang positive. Eh, huwag ka mag-expect na mabilisan kasi nga, ilang taong ka na ngayon. Ilang years kang ganyan? 'Di ba? Para sa akin 18 years kasi 18 ako nagsimula sa negosyo. 18 years, almost 2 decades pa din 'yun. Hindi mo yan mababago agad-agad. It took me how many years para mabago? Hanggang ngayon naman pa binabago at may ini-improve pa din, hindi naman natatapos. 'Di ba? Pero mas konti na, sobrang konti na kumpara noon. Okay? So 'yun. I hope nasagot ko 'yung tanong na 'yon. Okay, next question. Meron ako na itatanong, di ko nakaka-paste. Nawala. Itanong niya na lang ulit. Okay. Okay, so I hope marami kayo natututunan. Okay, next question tayo. Okay, so yan. From Marvin. Sino? Marvin Butterbonia. Okay, 3 months pa lang ako sa networking, mga member ko di ko mapagalaw, halos lahat product user. Meron din gusto gawin pero di mabigay priority sa negosyo. Anong ma-advise mo sa akin, paano ko sila mapapagalaw? Yan yung mga gusto kong tanong. Okay, leadership, kasi wala ako masyadong video about leadership eh. No, kasi sa mismong team ko ngayon ay ano, patapos pa lang yung leadership masterclass na training namin, more on leadership ganyan na module. So tagal din, mahaba yun. So yan, paano mo papagalaw yung member mo na ano? Gusto niyo ba malaman yung sikreto?
Yung mga hindi mo humahataw na member, hahataw. Gusto nyo? Gusto nyo malaman? Sige, comment nyo dyan. Payaman. Payaman power. Gusto ko malaman. Parang humataw yung mga member ko. Okay, yung iba sa inyo, acne na kayo dito. Yung iba sa inyo, acne na. Okay. So, paano mo mapapagalaw yung member mo? Paano mo sila mapapahataw? Rumisulta ka ng sobrang laki. Rumisulta ka ng malaki to the point na yun yung gusto nilang makuha. Yun ang sagot dun. Wala kang magic scripts or magic words na sasabihin sa kanila, na bubudul-budulin mo sila tapos bigla na lang silang nahataw. Yes, apply, nataw na kami. Wala. Hindi kasi nila nakikita sa'yo. Hindi ka nakaka-inspire. Okay, hindi lang to para kung sino yung nagtanong. Di ba, sinasabi ko kanina, sino yung nagtanong? Marvin. Okay, si Marvin. Hindi lang to para kay Marvin. Para sa inyo tong mga upline na hindi gumagalaw yung member mo. Hindi lang to para kay Marvin. Hindi ka kasi nakaka-inspire. Ang inspiration, hindi nang gagaling. Yung sinutukoy ko na inspiration is hindi sa salita mo, kundi sa resulta. Hindi rin sa gawa, sa resulta mo. Hindi ka kasi nakaka-inspire. Di ba? Kaya kayo, ito ha, sarili mo, tingnan mo yung sarili mo. Bakit ka humahataw? Bakit ka humahataw? Isa sa mga reason, pwede mo sabihin yung reason why mo, whatever drama yan, di ba? Pero isa sa mga reason bakit ka humahataw, baliw na baliw kasi kay upline mo eh. Grabe si upline, power. Gusto ko rin ganun. Tama, correct, alright. Gusto ko rin ganun, gusto ko rin kumita ng ganun, gusto ko rin ng 20 dosena ng Camaro. Gusto ko rin na yung bahay ng aso namin, mansyon. Power, payaman si upline, ang galing. Gusto ko din ng ganun. Inspire ka kay upline mo. Sa resulta na meron siya. No? Na-exage ko lang para masaya tayo. No? Pero na-inspire ka sa kanya. Kaya ikaw, isa sa mga rason, ba't di ka tumitigil? Kasi nakikita mo eh, na ito yung future na makukuha ko pag di ako tumigil. Pagdating kasi sa mga members mo, especially kung ikaw yung nakikita nilang leader, hindi naman sila doon nakatingin sa apply mo na yun. Sa'yo sila nakatingin. Especially war market. Lalo na war market. Sa'yo sila nakatingin. Anong nakaka-inspire sa'yo? Hindi mo naman kailangan maging super yaman. Hindi naman agad-agad na ganun. Ang point ko lang dito, instead na ang i-focus mo ay kung ano yung bakit, paano mo mapapahataw si member, ikaw humataw. Ikaw mag-produce, ikaw mag-recruit, ikaw magbenta, ikaw rumisulta, ikaw mag-top earner. Kaya kayong mga upline na po-frustrate sa katiting yung mga member dahil nga hindi ka humahataw eh. Ay, hindi humahataw. Asan resulta? Hindi humahataw ako, masipag. Asan resulta? Ito yung dating hindi ko din matanggap nung binasag din ako ng mga mentors ko before. Okay, pasa-pasa lang yan. Okay. So, kasi ganun naman talaga eh. Nung naintindihan ko to, hindi ako nagkikeeping ng mga members ko. Yun sa akin ha, yung leadership style ko. Mahigit 2,000 members. Halo-halo na yun, mga user, seller, builder. Halo-halo na yan. Hindi ako nagki-keep. Hindi ako fan ng keeping. Okay, hindi ako fan ng keeping. Hindi ko kinikip members ko. Even nga leader, hindi ko masabi na keeping. Pero parang keeping na rin pag nagkukwentuhan kami ng mga leaders ko. Eh, yung mga leaders ko na madalas kumakasama yun, taga dito sa amin. Yun yung dalawang mas mayaman pa kaysa sa akin. Diba? So, sila yung madalas kumakasama. Hindi ako fan ng ganyan. Yung keeping, papaano mapapastay si member, papaano mapapahataw si member, wala na akong pakialam. Bakit? Ang focus ko, resulta ko, ang focus ko, production ko. That doesn't mean napapabayaan ko sila. Kaya nga nag-provide ako ng academy sa kanila, Team Genuine Academy, mga training videos na gagawin mo, no, na mag-e-effort ka, pre-provide ko na, sistema, kinumpleto ko na para sa kanila. Hindi mo pa tinatanong na sagot na, pre-provide ko na para sa kanila. Para meron akong time para humataw ng akin. Magdidirect ako ng akin, magpo-produce ako ng akin. Kasi yun yung control ko eh. Kaya kayo nai-stress kayong mga uplines kasi nga masyado mong iniisip yung bagay na di mo control.
paano mapapahataw si member? Ikaw kasi humataw. Pakitaan mo ng malaking resulta. At kung sino yung mai-inspire dun sa resulta na meron ka, sasabay sa'yo, susunod sa'yo, gagayahin ka. O kung hindi sila na-inspire sa'yo, gamitin mo yan as motivation. Late pa kasi ng resulta mo. Okay lang yan, lahat naman tayo nagsimula dyan. No, para sa inyong mga upline na, kahit ilan pa yung member mo. No, I have mahigit 2,000 members, no? Hindi ako tumitigil. Hanggang ngayon, nagre-recruit pa din. Hanggang ngayon, nagbibenta-benta pa din. Na-inspire din kasi ako dun sa upline ko. At even dun sa mga crossline ko, na-inspire ako sa kanilang galing nila eh. Ang lalaki ng resulta nila eh. Kumpara sa akin. Na-inspire ako sa ganun. Hindi ako titigil. No, hanggat hindi ko rin na-achieve yung mga ganun bagay. Nakafocus ako sa production ko. Hindi sa production ng member ko kasi hindi ko sila empleyado. Hindi ako nangangamusta ng member. Kamusta ka? Ilan invite mo? Ilan benta? Wala akong pakialam. Bahala ka. Iba na pag mga leaders. Iba na usapan doon kasi may accountability na. Pero pag mga member, sige lang. Kaya mo yan. Hataw. Provided na lahat eh. Diba? Yun nga palagi yung sinasabi sa mga member ko, pag di ka kumita dito, tamad ka kasi. Alam nila yun. Yung sinasabi ko sa kanila. No? Pag di ka kumita dito, tamad ka. Yun lang yung explanation doon. Tamad ka, on and off ka, yun lang explanation dun, wala nang iba. Hindi dahil magaling, matalino, guwapo, maganda, hindi yun. Tamad ka kasi. Power ba? Kaya pa? Kaya pa? Humihinga pa ba? Yun kasi lang yung control mo, yun lang ang bottom line ko sa sinasabi ko. Control mo sarili mo eh. Control mo activities mo. Control mo, prospecting mo, selling mo, recruiting mo, control mo. Pero sila hindi eh. Kahit anong sabihin mo dyan, hindi eh. Hindi sila susunod. Hindi mo empleyado yan at huwag mo sila ituturing na empleyado. Business partners mo yung mga yan. Diba? Kung direct ka lang ng direct, direct ka lang ng direct. Diba? Direct referral ka, direct referral, next, tapos next na ulit. No? Hindi yung tututukan ko muna sila. No, kaya kailangan mayroon din kayong sistema ng ganung mga training, upload mo sa Facebook group, yung mga 'di ba may mga units si Facebook. Wala ka nang excuses sa mga ganyang bagay. Para yun na yung mag-training para sa i-record mo yung sarili mo kung anong tinuturo mo sa kanila, i-record mo, upload mo sa Facebook. Papanood mo doon pagkasali niya o panoorin mo yan, tas gawin mo. Next na kagad. Oh, dito naman ni Derek, direct lang ng direct. Ay, yan ang ginagawa ng mga top earner. Yan ang ginagawa ng mga kumikita ng malaki. At yan, may mga lodi mo. Di ba? I'm sure majority sa mga yan hindi tumitigil. Umahataw pa din, nagpe-present pa din, kung old school, di ba? Nagre-recruit pa din, nagbibenta, di tumitigil. Mentor ko, personal mentor ko, upline ko, super laki ng kinikita. 6 figures a month. A month. No? 6 figures a month. Sa network pa lang, di ko alam yung sa product sales nila. Pero I'm sure malaki din yun. No? Hindi siya tumitigil. So, ba't ako titigil? Na-inspire ako sa kanya. So, hahataw ako ng akin. Para may ma-inspire din ako na member. Kung di sila ma-inspire, wala na akong pakialam dun. Di ko na problema yun. Kasi, hindi ko naman goal na lahat ng members ko payamanin ko. Gusto ko yun. Kung ako masusunod, kaso hindi yun nangyayari. At never yan mangyayari. Many are called, few are chosen. Wala kang makikilala na super yaman na networker na lahat ng sumali sa kanya from start hanggang sa naging successful siya ay nandyan pa rin at yumaman lahat. Walang ganun. Kung may magsabi, sinungaling yun. Huwag ka maniniwala dun. Walang 100% retention rate. Collect and select lang yan. Kung sino yung ma-inspire sa'yo, tapos humataw ka ng humataw. Pakitaan mo ng resulta ko, sino ma-inspire, di gagayain ka. Ganun lang. Nung naintindihan ko yun, nawala na yung stress ko sa mga ganyang bagay na, ay si member ko kasi inactive eh, di kasi humataw eh. Nawala na yung stress ko sa mga ganyan. Di ko kasi sila control at wala akong planong kontrolin sila. Okay, so yun lang yun. Ganun lang yun, simple. Okay, rumisulta ka ng para sa'yo, hatawin mo na para sa'yo. Alright? Payaman? Okay, let's. Next question. Ruth. Okay, Ruth Leyva. Kahit po ba passive income na nare-receive, dapat pa rin mag-focus sa production or mag-focus sa leaders? Depende sa style nyo, depende sa kultura nyo.
Okay, kasi kung may passive income ka na, no? Kung may passive income ka na, hindi ko iba kasi iba kasi kultura eh. Pero iaayon na lang natin na pwedeng gawin ng lahat, okay? I would recommend, ako kasi hindi ako tumitigil. Kahit may mga leaders ako, may passive income ako, may production pa din ako. Hindi ako tumitigil. And may time ako sa mga leaders ko. May sistema kasi ako eh. So, yun yung importante doon na part. May time ako sa mga leaders ko. And kung ako tatanungin mo na lang, Ruth, no? Kung ako tatanungin mo lang, Ruth, hindi pa rin ako titigil sa production. Kasi yun ang ginagawa ko eh. Hindi ako titigil at hindi ko iaasa sa mga leaders ko. Sa 2 years and ilan na ba, July, August, September, October, 2 years and 3 months ko sa current company ko ngayon, sa 2 years and 3 months, never kong inasa ang production ko sa mga members ko, even sa mga leaders. Hinding-hindi alam niya ng mga leaders ko, hinding-hindi ko sila sinabihan na, uy, hataw kayo ha, para mas payaman tayo, para mag-top earner ako. Hataw kayo para may income ako. Never. Never. No. Talagang nasa sa inyo yan, nasa sa kanila yun. Yun palagi ko sinasabi at paulit-ulit ko sinasabi sa mga members ko na ang tinatrabaho mo, pangarap mo, hindi para sa akin, hindi para sa kumpanya, hindi para sa grupo, pangarap mo. So kung tatamad-tamad kayo, pangarap mo yung mawawala, hindi pangarap namin. Yun palagi ko sinasabi sa kanila. Humataw ka para sa pangarap mo. No, kung isipin mo kami magbe-benefit, ay talaga. Kami na una eh. Kami gumawa nito eh. Kami yung nag-unang sumakripisyo at naghirap para mas mapadali sa inyo eh. So talaga. Kung ayaw mo nun, magtrabaho ka na lang. Payamanin mo yung may-ari. Kaya pa ba? Di ba masyadong, ano? Di ba masyadong, tawag dito? Di masyadong beast mode? O medyo, masyadong beast mode na? Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Okay? So, yun lang sa akin ha, Ruth. Para sa inyo mga pumapassive income power, mga payaman. Mga payaman. Hindi pa rin titigil sa production. Kasi even yung mga leaders mo, hindi mo sila control eh. Ito yan ha, worst case scenario. Ito yung sinasabi ko na expect the best, prepare for the worst. Hindi palaging positive, hindi palaging pataas. Okay. Paano kung halimbawa, worst case scenario, knock on the wood, wag naman mangyari. Mawala yung mga leaders mo. Eh sa kanila ka nakafocus, hindi sa production mo. Halimbawa, may nambaliw sa kanila. Nabibigyan kitang 32 accounts. Diba? Tapos bibigyan kitang condo, sasakyan. Wag niyo sasabihin na may gumagawa nun ha. Atin-atin lang. Binaliw-baliw yung mga leaders mo. O, dito libre ka lahat. No, lipat ka lang dito sa akin. Paano kung ganun mangyari? Eh, nakafocus ka sa kanila, hindi sa production mo. Bye-bye, passive income. Bye-bye. Yan ang sinasabi ko. Ayaw natin mangyari, pero di natin alam. At least, prepare tayo sa ganun. Yun yung nasa isip ko. Ayaw kong mangyari yun, at hindi ko hinihiling na mangyari. At least, prepared lang ako, kung ano man ang mangyari. Kumbaga, tawag dito, parang katulad ni Langgam at ni Tipaklong, di ba? Nag-iimbak lang si, ano, si Langgam para pag sakaling bumagyo, umulan, may makakain siya. Parang ganun din yun. Same. Alright. So, yun. I hope naintindihan nyo, no? Next question. Next question, next question. Alright, may mga nakikita ko dito nagtatanong about sa inviting. Panoorin nyo na lang yung YouTube video ko sa YouTube video ko paano. Pinakasimple parang paano mag-invite. Mas kumpleto yon kasi limited na lang yung time natin eh. Pasensya na. Limited na lang yung time natin. So, ganun din naman halos. Mas ano pati yon, mas marami pati kayo matututunan ko kaysa dito. Kasi hahabulin ko, mabilis ko sasagutin eh. No, pagdating sa inviting. Basta, pag may mga nagtatanong about sa inviting, walang perfect na inviting. Walang perfect na prospecting. Walang magic script, walang magic na kahit na ano. Walang budol-budol, walang ganun. Hindi, may budol-budol pero ang kain ng konsensya nyo yun eh. Diba? Yun yung ano. Mas recommend ko panoorin niyo, mas kompleto 'yun. Okay. So 'yun, next question from Rosalinda. Ilang taon po makabuild ng long-term relationship sa business? Hindi ko masyado na gets 'yung tanong mo, Rosalinda. Long-term relationship sa mismong kumpanya?
o sa tao? So paki-clear nung tanong mo, Rosalinda, kasi magkaiba yun eh. Okay, next question. Okay, Andro. Ay, member ko pala ito. I-PM mo na lang ako, Andro, or mga leaders about dito sa question mo. Pagbigyan natin yung mga hindi natin member, no? Kasi payaman kayo eh. Kompleto kayo eh. Okay, so itanong mo na lang yung i-PM mo ko or itanong mo sa mga leaders natin. Alam nilang sagot yan. Okay, sagutin natin itong mga nasa Ethical Nation. Okay. Paano mag-close ng deal from Alan Arns sa ethical na paraan? No, ang pag sa closing, alam ko meron din ako nito sa YouTube. Hanapin nyo. Paano magpasali, mag-recruit yung mga ganun. Hanapin nyo dun. Sa pagdating sa closing, ang pinaka-importante lang naman kasi is dapat masagot mo yung tanong sa isipan ng prospect mo na anong makukuha ko dyan? Anong benefit ko dyan? Anong may tutulong yan sa akin? Paano yan masosolusyonan yung problema ko? E kung di mo alam yung problema niya, edi hindi mo siya makaklose. Yan yung ginagawa ng mga networkers, yung typical na networkers. Once na nakita na nila yung prospect, di ba, dadakdakan na nila ng kung ano, we are the best, we are number one, we are pioneering, we are better, kung ano-ano ng pinagsasasabi na walang kakwenta-kwenta. Tapos, lalo na pag sa chat, scene zone ka na lang o ibablock ka. Wala silang pakialam. Kung gaano kaganda yung kumpanya nyo, kung yung may-ari niya na galing sa Mars, wala silang pakialam. Ang pakialam nila, anong may tutulong yun sa akin? O para masagot mo yun, kailangan alam mo kung anong problema niya. Kung wala siyang problema na masosolusyonan ng negosyo mo, hindi siya sasali. Para saan? Diba? Ba't ako nang bibili ng isang produkto na hindi ko naman gagamitin o hindi ko naman kailangan? Wala naman may tutulong sa akin. Parang ganun. It's the same. Yun lang palagi niyong isipin pagdating sa closing. Hindi yung pag ang iniisip mo kasi paano ko 'to mapapasali? Ano kasi 'yun eh? Tag dito, needy, lack mindset, needy mindset. Desperado mindset, desperado, desperada mindset. Na para kong mission na ako, di ba? Yung nag hindi ka pa tapos mag-present sa prospect mo, nag-iisip ka na ng pairing. Di ba? So ganoon. Di ba? Ituring mo na tao yung kausap mo na 'yan. Paano ko siya matutulungan? Paano siya matutulungan ng negosyo ko, ng opportunity ko, or ng product ko? Yun. Okay. So, yan. Next question tayo. From Desiree Balmores. Okay ba gumamit ng automation chat? Nasa sa'yo yan. Diba? Malaki na itutulong nito. Pero, ang higpit na ni Facebook kasi pagdating dito eh. Kahit kami ngayon nag-a-adjust. No? Pagdating dito sa automation nito sa chatbot ganyan. Subukan niyo aralin niyo. Wala yata akong training about 'yan kasi technical. Sa ngayon wala pa akong time magturo ng mga ganung ka-technical. Yeah, like Facebook ads ngayon, wala pa akong time. Sa team ko muna 'yung tinuturo kasi pina-perfect. Ibig sabihin no, pinapatag namin parang ganun. Eh pabago-bago kasi, ang hirap kasi magturo ng ganyan kasi pabago-bago. May bago na naman si Facebook. Recently, may bago na naman. Pabago-bago si Facebook eh. So, ibig sabihin, gagawa ka ng gagawa ng panibago, ng panibago, ng panibago ng mga training na ganyan. So, nakaka-shit. Kaya hindi ko siya tinuturo pa in public. Pero siguro in the future. So, aralin nyo. Merong iba mas magagaling pagdating dyan. Hanapin nyo sila sa YouTube. Nandyan lang sila. Okay. So, yon. Next question. Ano? From Boy Mon. Okay lang ba na aralin yung business kahit walang DR pero may mga downline naman at nag-quit din dahil mahirap daw ang networking mga 11 months na po. Okay lang ba aralin yung business? Dapat inaaral mo talaga yung business. Di ba? Ang pagkakaintindi ko sa kasi dito yung like products, compensation plan, pag inaral mo yung business, di ba? Yung background ng company, 'di ba? Yung mga ganun, yung mga technical part na 'yon. Aralin mo talaga, kailangan alam mo na talaga 'yan. Kung 11 months ka na sa negosyo mo, dapat alam mo na talaga 'yan. 'Di ba? May mga downline nag-quit. 'Yun ang sinasabi ko kanina eh. Kung hindi ka nakaka-inspire kasi, talaga mag-quit 'yang mga 'yan. Ito ha. Ako ngayon, sa mga achievements na meron ako, ayoko kasing
ayoko nang nag-flex ng mga achievements na ano, 'di ba? Kaya nga meron akong picture diba, sa Millionaires Club na parang mukhang tanga lang ako doon kasi ayoko nang mag-flex ng mga ganung-ganung bagay. No, para sa akin, mangyayari naman talaga 'yan at hindi naman na kailangan na ano. Hindi ko kailangan na ipagmalaki pa sa iba. Wala na akong pakialam kung anong iniisip ng iba. Diba? May mga networker, yung mga sinungaling na mga manluloko ng mga networker kasi ng mga galit na galit sa akin. Na palagi sinasabi nila, wala daw ako resulta. Eh, bahala kayo kung ano isipin nyo. Bahala na kayo. Alam ko naman kasi kung anong resulta ko. Eh. Baka nga yung mga nagsasabi pa na yun, sila pa talaga yung mga walang resulta. Eh. Diba? So, ba't ba tayo napunta doon? Alright. So, yun nga, hindi ka kasi nakaka-inspire bilang leader. So, pag nalalagasan ka ng grupo, talaga, that is an opportunity para mag-reflect ka eh. Bakit nangyari yung ganun? And super dami. Sa lahat ng achievements na meron ako ngayon, sa tingin nyo ba wala na nagkukuit sa team ko? Isipin nyo to ha. Ako bilang apply nila, sa tingin nyo ba wala nagkukuit sa grupo ko? Ang dami pa din. Ang dami pa din. Kaya nga collect and select lang yan eh. Kasi many are called, few are chosen. Kasi mga tamad eh. Kahit anong explain mo, kahit anong sabihin mo, kung tamad talaga eh. Kung ayaw nila magbago, hindi ko sila mababago. Kahit anong sabihin ko, wala akong planong baguhin sila. Nagbibigil na ako ng mga advice kasi hanggang doon lang yung kaya kong gawin. Pero pilitin sila, bahala kayo sa buhay nyo. Kinukuha ko pangarap ko eh. Kunin nyo din yung pangarap nyo, tuturuan ko kayo, kailangan nyo gawin. Kung ayaw nyo gawin, diwag. Bahala ka sa buhay mo. Madali akong kausap. No? Yun bilang apply. So, ilang beses ako nalagasan, hindi ko na nga binibilang sa dami. Hindi ko na binilang simula nung naintindihan ko tong sinasabi ko sa inyo. Hindi na ako nagbilang para saan. 'Di ba? Bahala kayo kung ayaw niyo, 'di ba? Diba? Basta ako mag-iimprove na lang ako na mag-iimprove. Alamin ko kung saan ako nagkamali, magre-reflect ako bakit nangyari 'yon. At 'yun yung isa sa mga dahilan, yun na realize ko bakit ako nalalagasan ng ganun. Kasi nga hindi ako nakaka-inspire. Eh. Hindi naman ako nakaka-inspire. Eh. No? Kung sino yung mga taong maniniwala talaga sa iyo even though hindi pa ganun kalaking resulta mo, yan yung mga leader mo talaga. Yung mga sasabay sa iyo sa paghataw kahit hindi ka pa naman successful. Yan yung mga leader mo talaga. Pero that doesn't mean mag-i-stay pa rin sila forever. Alam, forever. Okay? Pero meron at meron dyan mag-i-stay. Wag, yun, ang sinasabi ko dito, ang point ko dito is, wag kayong mag-focus doon sa pag-stay nila. Hindi yan. Hindi yan ang focus. Yun yung para sa akin, ha? Ulitin ko, para sa akin yun. Kasi yun yung nag-work sa akin, eh. Na, ang focus mo, production mo. Ang focus mo, yung kung ano yung control mo. Di mo control ng ibang tao, di mo control ng panahon, di mo control ng ekonomiya, di mo control ng gobyerno, di mo control lahat yan. Ang control mo, sarili mo. So, doon ka mag-focus sa sarili mo. Paano mo aayusin yung sarili mo? Paano mo i-improve yung sarili mo? Paano mo pagagalingin yung sarili mo? So, trumabaho ka lang ng trumabaho. Diba? Diba? Kasi yun naman talaga eh. May stress ka lang kapag kakaisip mo sa mga downline, kakaisip mo sa mga member mo. Kung ayaw nila, di, huwag gumataw ka. Hindi na, at saka hindi naman porket nag-quit or nag-inactive yung member mo, quit na sila forever. Meron dyan babalik. May mga, marami akong ganun mga member. No? Nawawala, bumabalik. Eto na naman. Para kayo yan, di ba? No? Wala akong pakialam. May mga member. harsh kung harsh, wala akong pakialam. Harsh kung harsh, kasi yun naman tayong sinasabi ko sa kanila eh. Ang goal ko para sa inyo is matulungan ko kayo. By tulong, ibig ko sabihin is tulungan kayo na tulungan yung sarili nyo. No? Hindi yung isusubo ko sa'yo lahat, ibibigay ko sa'yo. Ah, sige, payayamanin na lang kita, wala ka nang gagawin. Ha? No, ko scammer. Diba? So, hindi ganun ang goal ko. Para sa kanila, tulungan nila, tutulungan ko sila na matulungan nila yung mga sarili nila. May mga members ko nagsasabi sa akin, apply, babalik ako. Ang mga sa isip ko, nawala ka ba? Wala ka ba? Okay, sige. Sige, hataw. Wala kasi akong pakialam eh. Diba? Hindi ibig sabihin wala akong pakialam sa member ko. Kasi pre-novide ko sa kanila lahat ng kailangan nila, hindi lahat ng gusto nila. Take note. Lahat ng kailangan nila ang pre-novide ko, hindi gusto nila. Kaya ganun ako. Yun yung ibig sabihin pag sinabi kong wala akong pakialam. Hindi ibig sabihin wala akong pakialam sa mga tao. Ang ibig ko sabihin is wala akong pakialam sa mga drama nila. Kung mag-quit sila, bahala kayo. At least ako nagampanan ko responsibilidad ko, di ako nagkulang. Natupad ko kung ano yung pinangako ko. Hindi mo tinupad yung sinabi mo na kinumit mo, na gagawin mo. Hindi mo tinupad eh. Na magiging consistent ka, problema mo na yun.
Wala kang may susumbat sa akin. Yan ang mindset ko pagdating sa mga members ko. Wala kang may susumbat sa akin, babalikan, sisisiin mo ko? Mapapahiya ka. Oh. Yeah. Alam ng mga members ko yan. Alam nilang ganito ugali ko. Okay? Kaya nga sa amin, sa buong grupo namin, ako lang yung hindi mabait. Real talk kung real talk. Kasi alam ko yun ang makakatulong eh. Para sa yun sinasabi ko din sa mga member ko na pumasok kayo dito hindi para maging magkaibigan tayo kundi gusto mo may ma-achieve, di ba? Doon muna, tsaka na tayo maging magkaibigan. Along the way, magiging magkaibigan tayo pag tumagal ka. Di ba? Yun. Okay, so yan. Last question na siguro or last two. Paano humandle ng mga downline yung analyst from Noel Tolentino? Kasi halos lahat ng member ko analyst at the same time mas matatanda pa sa sila sa akin kaya na-challenge ako i-handle sila. Hindi ako nag-handle ng grupo ko. Yun din. Okay, halos same lang din yung sasabihin ko pagdating dito. Hindi ko sila hinahandle. No, bina-provide ko sa kanila yung kailangan nilang matutunan. Gawin mo yan. Kung di mo gagawin, di ka kikita. Ganun lang kasimple. Madali akong kausap. Di ko na pinakukumplika. Di ko na pinakukumplika. Mag-focus ka sa hataw mo. Mag-focus ka sa production mo. Okay. By production, ibig ko sa business, recruiting and selling. Profit-producing activities. Doon ka mag-focus, hindi sa kanila. I-provide mo lang yung kailangan nila. Then, that's it. Yung kailangan nila. At their level. O, pag natapos mo na to, pag nagawa mo na to, tsaka ka ulit bumalik sa akin. Sabi mo sa akin kung ano nangyari. Pag di sila bumalik, diwag. No, tinuturuan ko kayo magkaroon ng abundant mindset. Sa tingin niyo ba yung mga top millionaire lodi niyo, nanghihinayang sila pag may nagko-quit sa ilalim nila, wala na naniniwala ko wala na rin yung mga pakialam. Mag-quit ka o mag-quit ka. Kasi naiintindihan na nila 'tong sinasabi ko. Alam na nila 'to kaya nga sila successful. Eh. Kaya nga sila mayaman eh. Alam na nila 'to. Hindi nila bibabyhin bawat member nila. Baby ba kayo? Okay, okay. So yon, from GN naman ito, maganda naman. Baliktad, no? Baliktad naman itong kay GN Arellano. So medyo maganda na ito, maganda itong tanong. Oh. Paano nga coach kung member hataw pero leader wale? Andiyan pero halos sin lang, wala ka nang pakialam doon. Ganun din, same. No? Yung ano lang ako eh kasi marami na akong upline sa pinagdaanan. No, may uplines ako na ganyan, may uplines ako na talagang matindi humato, may uplines ako na katulad ko or mas malala pa sa akin kung man real talk, may uplines ako na mabait, may uplines ako na masipag, man, dami ko na nadaanan ng mga uplines. Wala akong pakialam. Yung mga paki nyo kasi ilagay nyo sa tamang lugar. No? Pag na-in a whole other topic, which is yun na nga yung sinasabi ko, yung focus sa production. Yung mga paki nyo, ilagay nyo sa tamang lugar. Okay? Kasi, ito yan eh. Ayun, ngayon, kung di humahataw si leader, si upline, ikahihirap mo ba yun? Ikahihirap nyo ba yun? Hindi na ba kayo yaman? Hindi nyo na makukuha yung mga pangarap nyo kasi tamad yung leader nyo? Leader? Diba? Tamad yung upline mo, ganon? Hindi naman, di ba? So, bakit ko sila pakikialaman? Isa pa, ito pa na kailangan niya ma-adapt na mindset, no? Isa pa, na related din dito. Tulungan ka ni upline mo or hindi, fine. May YouTube ako. Ako, may YouTube channel ako, doon kayo mag-aral. Kung ayaw ko turuan ni upline nyo o hindi, kung walang kwenta tinuturo sa inyo, pang unethical yung tinuturo sa inyo, bay walang kwenta, ibig sabihin unethical yung tinuturo sa inyo, ayaw nyo sundin kasi nga nagsisinungaling, punta kayo sa YouTube ko. Maswerte nga kayo, may ganito na dati, ako wala eh. Yung mga nagtuturo ng mga networkers nun, paano sumali sa best in the world company? Puro ganun. Yeah, kaya maswerte kayo, may ganito na ngayon, may ethical nation na may ganyan. Ako wala. Yung mga tinuro ko dun, mga trial and error ko, sinubukan ko muna. Tinignan ko ano mangyayari kasi sabi ko gusto kong yumaman na wala akong inaapakang tao. Wala akong inaagrabyado. Gusto ko yumaman, gusto ko maging successful na alam ko wala akong ginawang mali. Wala akong niloko, wala akong pinagsinungaling sa industriya ng network marketing kasi malaking bagay yun eh.
diba, na ethical. So, nag-trial error ko ng akin. Kaya maswerte kayo sa ganun. Hindi nyo dapat pakialaman kung ganun sila. Yun ang mindset ko noon-noon pa. Nung nagsisimula pa lang ako. Tulungan ako ni upline ko. Oh, thank you. Kung hindi, okay. Gagawa ko ng paraan. Kasi pangarap ko naman tinutupad ko, di naman pangarap nila eh. Diba? Diba? Tama naman, diba? Mali ba? Mali ba yung sinabi ko? Okay. So, yun. Meron ako sana sasagutin dito kasi hindi ko maintindihan eh. Pwede ko po ba overtake ang upline ko kasi follow daw para walang spills? Pasensya ka na, Joshua, hindi ko naintindihan yung tanong mo. Okay, yun. Si Rosalinda, buti nabasa ko pa to. Last question na to. 3 minutes na lang. Long-term relationship sa tao. Okay, long-term relationship sa tao. Hindi rin yan dapat ang iniisip mo. People come and go eh. Humataw ka lang, paglagay nyo lang yung mga focus nyo, yung paki nyo sa tamang lugar, which is production. Para sa inyo mga, ano ha, para sa inyo, lalo-lalo na sa inyo mga nagsisimula, mga wala pang resulta, maliit kinikita, sakto kinikita. Kung hindi ka pa kumikita ng at least 100,000 sa loob ng isang buwan na consistent, tuloy-tuloy, maliit pa resulta mo nun. Okay? Bago ka pa lang, parang ganun. Para sa akin yun ang standard ko ha. Bago ka pa lang, parang ganun. Yun lang ang dapat nyong isipin. Yun ang dapat ang focus nyo. Hindi yung mga gantong bagay. Along the way, along the way your journey, maka-encounter mo yung mga tamang tao para sa'yo. Pag ikaw na mismo tamang tao ka na. Hindi ka pa tamang tao ngayon. Okay lang. Ganun tayo lahat nagsimula. Ilagay nyo yung mga focus nyo sa tamang lugar. Which is your production. Your growth, personal growth, production. Hindi rin leadership eh. Di ba? Kasi para sa akin, ang leadership, ang pinakang una na kailangan mong ilid, sarili mo. Kung hindi mo mapasunod yung sarili mo, hindi mo madisiplino yung sarili mo, wala rin makikinig, wala rin susunod sa'yo. Yan yung natutunan ko along the way, my journey. That's my experience. Okay, so with that being said, I hope nasagot ko yung mga tanong nyo. No, meron pa yung ba mga tanong? Pasensya na, hindi ko nasagutan. Agapan nyo next time. I-like nyo itong page kung saan kayo nanonood. Click nyo yung see first para pag nag-live ulit ako next Friday, maagap kayo. Kayong una magtatanong, edi kayong una kong masasagot. Okay? So, I hope nasagot ko yung mga tanong nyo. Marami ba kayo natutunan? Payaman ba? Power ba? Okay, kita-kits tayo next week. Diyan ka pa rin ba next week? Okay, so i-mention niyo yung ano ha, i-mention niyo yung mga teammates niyo, mga members niyo, alam niyo na matutulungan nitong mga ganitong klase natin ng training every Friday, no? Pag meron kayong member na gusto niyong basagin ko, babasagin ko. De joke lang. Wag ganun. Okay. So, I hope marami kayong natutunan na pagbigay ako sa inyo ng value tonight. Nasa sa inyo 'yan kung gagawin niyo hindi, 'di ba? Katulad ng sinabi ko, bahala kayo kasi that's my experience. Yun yung sa akin, nasa sa inyo kung gagawin nyo o hindi. Alright, so with that being said, kita-kits tayo next Friday. And lastly ulit, bago tayo matapos, check nyo yung Unlimited Prospects Handbook. May mga additional links pa sa description ng video na to. Hanapin nyo na lang sa caption, sa description, kung ano man yung tawag nyo dun, naandun yung mga links. So, yung mga sinasabi ko kanina, Unlimited Prospects Handbook, YouTube, even yung Facebook community natin, yung Ethical Nation, pwede ka mag-join dun for free. Alright, so with that being said, no, kita-kits tayo next Friday, 8 p.m. Philippines time. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. God bless.